It's Cafe Life. So ito yung ginawa namin ng buong maghapon. So ipapakita ko sa inyo. So yun yung ginawa namin ng buong maghapon. Tsaka dito sa likuran. So hindi pa namin ito natapos. So babalikan pa namin siya bukas. Siguro bukas mga half day lang siya. So yun yung dito sa likuran. So yun mga Ice Cafe Life. So siguro bukas mga half day lang yung gagawin namin dito, yung natira namin. So yung mga Ice Cafe Life. So ipapakita ko sa inyo dito sa kabila. So yun, Ice Cafe Life. So ito yung dito sa harapan. So nagkaroon kami ng dalawang bay dun sa taas. Dalawa ba yun? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Tatlong bay dun sa rooftop. Dun sa may ano, balcony na yun. So roof protection lang nasa balcony na yun. Tapos dito nilagyan namin ng plank. So nagbago yung plano. Kasi ang ano pala nung may-ari ay pipinturahan yung kisame na yun at saka yung spalting ba yun? So yun yung pipinturahan daw yun. So yun yung ginawa namin. Tapos din sa likuran. So yan yung natira na gagawin namin bukas. So ang plano namin dito mga Ice Cafe sa kabila na to, dahil medyo makipot, so 500 transom yung gagamitin namin dito. So yun, 500 transom dyan sa amin, sa tagiliran. So medyo mababa lang siya mga Ice Cafe Life. Medyo mababa lang. Tapos pipinturahan yung pinabubong. So kaya mayroong roof protection. Yun, yung roof protection na yun. Tatlong ledgers. So mid drill at saka top drill. Yun. Tapos dito tapos dito sa harapan na to ay tapos na. Yan, tapos dito sa harapan. Meron na kaming access dyan sa harapan. Tsaka dito sa kabila. So yung sinabi kong 500 transom, ipapakita ko lang sa inyo. So yun. So ito, ito yung 500 transom. So hindi ko na siya mahalot kasi ang dami nung nakapatong na ano. So, jack. So yun lang mga Ice Cafe Life. Tapusin ko na itong video at kami ay pupunta ng yard. So bukas ko ulit bibidyohin natapusan namin. So yun lang mga Ice Cafe Life, ano, tapusin ko na itong video. Bye mga Ice Cafe Life. Day 2. What's up mga Ice Cafe Life. So tapos na namin yung ginagawa namin mga Ice Cafe Life. So sabi ko nga kahapon ay itong natira naming gagawin is mga half day lang to. So ito yung sa harap ng bahay. Yan. Tapos ito naman yung dito sa tagiliran. Sinabi ko sa inyo kahapon gagamitin namin dito transom is 500 transom. So yun, so 500 transom yung sinabi ko amin. So yun yung 500 transom. Tapos another 500 again. So kaya ganyan yung ginawa namin. Dahil kailangan ng, yun nga sabi ko, auto protection. So ipapakita ko sa inyo yung dito sa ilalim. So yan. So lahat.
lahat ng ginamit namin dito 500 ransom. Ayan o. Additional dito ulit. So ayan, mga fiscal collect. So dito sa taas, ipapakita ko sa inyo dito sa taas. So, naglagay lang kami dito ng isa, dalawang wood plank. So hindi na naman siya nalagyan ng ano ng kickboard dahil sa yun nga sabi ko 500 transom nga yung ginamit namin, so wala na siyang space para sa kickboard. So ayan, so ito yung sa taas. So kaya naman nagkaroon kami ng additional 2 planks dito. Yung additional 2 planks na yan kasi dito pipintutahan yan. So ayan, pipintutahan siya. Tapos ito yung sa ano, sa top protection. Yan, tatlong handrail siya. So yan, so dito naman sa kabila, mga scuffy life. So yun nga, hindi lang sa mga gap nilalagay yung ano, yung overtop up o kaya bracket. So ginagawa din namin yung ano, stop end. Ayan. Kung ano, kung hindi siya makakasagabal. So ayan. Tapos dito naglagay kami ng additional 760 wood planks kasi naubusan kami ng steel planks. So ayan, pwede siya. Okay. Tapos medyo makipot siya, mga escape life. So ayan, medyo makipot lang siya dito. Kasi nga 500 ransom yung ginamit namin. So ayan, dito naman sa likod, mga ka-scuffy life, mapakita ko sa hindi sa likod. So ayan, ito yung sa likuran. Ito yung sa tagiliran, yung sinabi ko sa inyo ng 500 ransom yung ginamit namin. So dito yung sa likuran. Ayan, 760 yung ginamit namin dito, mga ka-scuffy life. So ayan. So dahil may halaman dito, prutas yan, prutas mga escape life. Dahil ayaw nung may-ari na ma-damage, so naglagay lang kami ng isang planks, tapos steel plate. Tapos dahil nagkaroon ng gap siya dito, yan, dahil meron siyang bakod, tapos may tanim silang lemon dito. So nalagyan na lang namin ng 1.5 wood planks. So ayan. Tapos ito naman ay dahil nga ano, hindi pwedeng lagyan ng mga railings. Ibig sabihin ko yung ano, yung mga ledgers. Yung ledgers kasi nga ano, kapos yung 1-2 ledgers, so 1.5 tube na lang yung nilagay namin. So yan lang, mga escape life. So dito naman sa likuran, sa tagiliran. So yan, ito na yung sa tagiliran, mga escape life. Ito yung access namin. Tapos additional bay dito sa terrace nila. So additional bay dito para mapinturahan yung doon sa likuran, doon sa harapan, para mapinturahan yung spalting. So yan lang, mga escape life. So tapusin ko na yung video na to, mga escape life, at kami ay pupunta na sa panibagong job namin. So dismantle yung panibagong job namin. So yan lang, mga escape life. See you the next vlog.